Welcome back po sa aking YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-a-apply ng magnetic mud mask. Tingnan nyo. Ito yung first time kong gumamit nito. Binigay lang to ng aking ka-work. Binigay din daw sa kanya, tapos hindi naman niya ginagamit. So, nung nakisakay kami, binigay niya sa amin. Buti na lang nakisakay kami sa kanya, di ba? Kasi, nung tinignan ko sa Google, yung price niya mahal eh. Hindi ko afford. Halata naman kasi ngayon ko lang ito gagamitin. Hindi pa ako nakakabili ng ganitong mask. Ito yung brand niya. Mabango naman siya. Amoy sabon. Tapos ito yung pang-apply. Tinan mo, ang dami na, dami-dami ko na talagang tagyawat, oh. Kakapuyad. Kaka-edit ng vlog. Tapos kakapanood ng K-drama na yan. Halos na mga, halos yung mga panood sa Netflix, napanood ko na lahat. Tapos ito yung magnetic niya. Magnet. Mamagnetin niya, gaganon yata niya. Tingnan natin. Subukan po natin. Kaya lang, nakalimutan ko palang hugasan yung aking mukha. Maghugas muna tayo ng mukha. Ayan, i-apply na natin ang ating face mask na gawa sa puti. Now, ito ay isang natural mineral mask. So, i-apply na natin. By the way, kumusta po pala ang ating mga buhay-buhay OFW po? Kumusta po kayo? Alam niyo po ba dito sa Thailand, marami pong mga Pilipino na no work, no pay? Opo. Marami po talaga mga Pilipino no work, no pay dito. Marami din mga tourist. Tapos malalaman mo na lang na kapag OFW ka, walang matatanggap na ayuda ang pamilya mo sa Pilipinas. Ang saklap naman nun. Kawawa naman yung mga no work, no pay na lang na nga lang dito sa Thailand. Tapos sa Pilipinas, hindi pa mabibigyan yung mga pamilya nila. Paano na sila? Lalo na kapag umasa sila dito sa mga OFW. Diba? Ba yan? Marami din po mga Pinoy dito na mga na-stranded. Yung mga galing sa Macau. Nag-exit sila dito tapos inaantay na lang nila na ma-approve yung kanilang application para bumalik sila doon. Sana may ma-interview akong ano, OFW na galing sa Macau para naman ma-share ko sa inyo kung ano yung mga experience nila. Diba? So ayun nga, problema na nga lang nila ang pangkain nila dito, tapos pati pa yung mga pambayad ng visa nila, 90 days visa. Buti nga lang po, inaprubahan na yata ng ating gobyerno dito sa Thailand, ang gobyerno nila dito sa Thailand, na ma-extend ang kanilang visa up to July. So good news po yun. Hindi na po problemahin pa ng mga tourist ang kanilang visa. Diba? Ang sabi dito sa for foreigners, the second automatic visa extension for foreigners is no need to extend visa. No need to do 90-day reporting. No need to pay fees. O hindi na nila po problema yung kanilang pambayad ng visa nila. That's good news talaga, no? No need to submit documents. Wow. O, diba? Everything will be done automatically. So, yun. Automatic na daw, no? Okay na. Lahat. Ganun. So, since, kapag yung visa daw nila is expired since March 26, 2020, they are permitted to stay until July
31, 2020 without having to apply for an extension. So, yun ang good news. Napakagandang good news sa mga OFW dito. So, okay na? So, mag-antay tayo ng 10 to 15 minutes. So, oras dito is 5:12. Ginagawa ko ngayong lockdown dito. Nanonood ako ng eyewitness. Ang dami talaga mga tao sa Pilipinas na nakakaranas ng kahirapan, di ba? So ayun, nakaka-touch naman talaga. Tapos nanonood din ako ng mga nakaipon na mga OFW kung paano sila nakaipon at nakapagpatayo ng kanilang mga malalaking mga bahay, kung paano sila nakapundar ng mga business nila. Di ba, nakaka-inspire yung mga ganung mga bagay. So sabi ko, bakit kaya ganun? Paano kaya sila nakakaipon? So iniisip ko, paano kaya ako magkakaroon din ng ganun? So ano kaya mga gagawin ko? Hi, speaking of ipon. Okay, tapos na ang 15 minutes of magnet na. Wow! Oh, namagnet na niya. Totoo nga. Alam niyo, may naalala ako dito eh. Nung bata ako, naglalaro ako ng buhangin. Alam niyo yung, halimbawa ito yung papel, tapos lalagyan mo yung buhangin dito, tapos igaganon-ganon mo siya, tapos yung buhangin isumusunod dun sa may magnet, diba? Nakakatawa. Iba na talaga ang mundo. Moderno na. Noon nilalaro ngayon, ginagamit ng pang face mask. Wow, maputi. Pumuti ba? Pero may tagyawat pa rin naman. Ba't hindi na wala yung tagyawat? Wow! Ang galing! Ang galing-galing! Oh! Sa baba lang ng bahay ng aking lola. Ng aking beloved. Okay ba? Okay naman. Medyo pumuti. We, di nga, pumuti ba? Pero bakit hindi natanggal yung mga tagyawat? Alright, maraming salamat po sa panonood. Sana po hindi po kayo magsasawa.
Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa next video natin. And don't forget to like, comment din po, and share!